Siyempre, mga edad natin ganito, ano na tayo, sobrang eager na natin na mag-invest. Pero best, tama ba yung mga gagawin mo? Tutulungan ko kayo, okay? Kung ano ba ang dapat gawin bago mag-invest. Number one, make a plan. Dapat meron kang plano. Lahat naman ang dapat natin gawin, di ba? Pag mag-morning routine tayo, magpa-plano tayo. Ano ba ang una? Ano ba ang pangalawa? Ano ba ang pangatlo? Ganon din po sa pagbili ng bahay. So, make a plan. Know your objectives. So, habang nagpa-plano ka, dapat alam mo kung bakit ako bibili ng bahay, di ba? Para ba to sa sarili ko? Para ba to huminto ako sa pag-uupa? Or para magpa-upa ako? Next, pagka nalaman mo na yung objectives mo, alamin mo naman yung target mo. Sa target, nandito kung saan bang lugar ang target mo. Gusto mo ba yung medyo malayo sa kung saan ka naroroon? Yung kung saan ka nakatira? Para hindi ka pagkismisan. Kasi may iba dito na nanonood na ayaw naman i-brag yung mga or ayaw malaman ng paligid niya na may sarili pala itong bahay. May paupuhan pala yan dun. Bakit hindi nagpapautang? Ganun, diba? Ang hirap naman dun. So, or yung malapit sa bahay ninyo para naman makita mo. Diba? Saan ba ang target mong lugar? So, location. Una, objectives. Next, location. And then, third, budget. Hindi natatapos ang pagpaplano nang hindi mo alam kung ano or magkano ang budget mo sa pag-invest. Hindi naman pwede best na nag-invest ka tapos at the end of the day hindi ka makakakain. Hindi mo may enjoy yung araw-araw mo kasi nagmamantli ka. Diba? Wala namang gusto nun na habang nagmamantli ka sa house and lot mo sobrang pasakit sa buhay. So, dapat yung chill lang. Chill lang. Gano'n. So, kailangan alam mo yung budget mo. So, paano ba malalaman ang budget? So, i-consider mo lagi yung na-earn mo per month. So, nakaka-earn ako ng ganitong halaga. Then, i-list mo yung expenses mo, yung kailangan mong amount para sa sarili mo. Ganon. Kasi, sasabihin naman ng iba dyan na, bakit kailangan pang budgetan yung sarili? Nag-i-invest ka nga. Hindi mo masasabi kasi minsan magyayaya yung mga kaibigan, ganon. Siyempre, iba pa rin ang may kasiyahan sa buhay. Diba? So, pagka nalaman mo na, ay, ganitong halaga, ayun lang yung excess ng per month ko. So, magkakaroon ka na ng range. Hanggang saan na lang ba yung magiging budget mo sa pagkuha ng bahay? So, na-figure out mo na yung budget mo. Na-figure out mo na yung location. Nakapag-plano ka na. Pupapaupahan mo ba or para saan ba to? Next mong gagawin, do your research. Hindi natatapos sa pagiging estudyante lang yung pagre-research, guys. Araw-araw ka mag-research. Kung nagagawa mong mag-stock ng 2 hours dyan sa pinagseselosan mo, dito naman mag-stock ka naman sa mga developers, sa mga ahente. Kasi, maganda na nga ngayon kasi online na lahat, so mas madali mo nang ma-search yung about sa specific na subdivision na target mo. So, nakakita ka ng mga tatlong subdivision, iba-iba yan, na pasok sa standard mo, pasok sa location, pasok sa budget.
And okay na okay siya. Alamin mo naman kung kamusta ang pag-construct ni developer. Paano niya dinideliver yung house and lot na yon sa client niya? Maganda ba yung finish? Paano mo malalaman yon? Mag-search ka at magtanong-tanong. Search at magtanong-tanong. Parang iisa lang yun, no? Pero ayun, magtanong-tanong ka. So, tanongin mo yung mga naka-avail na nun. Eh, paano yan? Wala akong kilala na nakapag-avail nun. Tanongin mo yung ahente. Magtanong ka ng 4 o 5 ahente. Or kahit 3 para hindi ka maguluhan. Kasi minsan nakakagulo pag marami kang tinatanungan. Eh. Tanongin mo, paano ba ang finish niyan? Sa 3 or 5 na yun, merong anis na ahente niyan. Kasi hindi naman lahat ng ahente pakabig. May mga ahente na, ma'am, ano po bang mga requirements mo? Gusto mo ba yung bahay buhos? Or yung gantong finish lang? Gusto mo ba yung bahay berta? Ganon. Mas madali kasi na magtanong sa agent. Kasi sila yung madalas ka-transact at madalas nandun sa site. So, maasahan mo sila. Pero pumili ka ng agent na okay. Okay. Kasi yung iba dito, yung iba naman sa atin is dumadirect sa developer. Dumadirect sa office. Okay naman yun. Pero same lang din ang price. Pag may agent ka, tutulungan ka niyan all throughout your purchasing journey. Okay? So, tapos na, pag research ka na, okay na, sabi, okay itong finish na to, ah. Talagang perfect. No? So, pagkatapos mo mag-research, matapos mong malaman lahat, na pagkumpul-kumpul mo na, nalista mo na, buo na yung loob ko, okay na to. Ang tanong, kailan ba magandang bumili talaga ng bahay? Tatanungin nyo yan sa akin eh. Hindi, matatanong nyo yan, kailan ba maganda bumili ng bahay? May plano na ako eh. Okay na yung budget ko. Para sa akin na. So, para sa akin lang to. Ewan ko lang sa thoughts nyo. Pwede nyo naman akong i-educate sa comment section, ganun. Pero, pag mag-educate, iba ang pag-educate sa pag-degrade ng tao, okay? So, ayusin ang pag-educate para naman makita din ng mga nakapanood kung ano ba yung thoughts nyo. Makakatulong yan, bes. So, kailan ba? Para sa akin, magandang bumili ng bahay pagka pre-selling. Eh, ano yung pre-selling? Tatawin nyo yan sa akin eh. Ano yung pre-selling? Pas pre-selling kayo, hindi nga namin alam. Ang pre-selling, guys, is yung nakabakod pa lang. Pre-selling, ibig sabihin, una pa lang, nagbebenta na sila. Wala pang bahay, hindi pa masyadong develop yung site. Okay na okay sa akin na bumili ng pre-selling. Bakit? Pag bumili ka ng bahay na pre-selling, ibibigay yan sa'yo ni developer ng murang halaga. Eh bakit? Eh kasi start pa lang, ibig sabihin nun, kunwari bagong bukas na restaurant, ibibigay niyan sa inyo yung pinakamagandang promo na maibibigay nila for you to avail that. Win-win-win situation. Daming win. Winner. Win-win situation yan. So, nakuha mo ng mura. Ang balik naman kay developer nun, pwede mong sabihin sa mga kakilala mo, uy, mura lang nakuha ko. Pwede ma-encourage yung mga
mga kakilala mo, ganun. So, mas madali na mas madaling makabenta pag ganun. So, pag pre-selling talaga, murang-mura talaga yan. Eh, kailan matatayo yun? Eh, pre-selling yun. 3 to 4 years, matatayo yun. Once kasi, na may nagtayo na, or may natayo ng bahay, except sa model house, ah. Once kasi na may natayo ng bahay at may RFO na sa subdivision, maaaring mag-price increase sila. Sayang naman kung nag-price increase sila, di ba? Malay mo yung in-increase, pwede mo nang i-down, di ba? So, okay sa akin ang pre-selling. Pero pag pre-selling, di ba, wala kang makita, lupa lang. Nakakatakot naman yun. Nakakatakot talaga yan. Naiintindihan ko naman na may kaba, may takot, na baka maloko, baka hindi naman okay. Kaya nga, magsisearch ka about sa developer, sa mga nagawa niya na kung okay ba. Kasi lahat ng nagawa niya, magre-reflect sa gagawin niya pa lang. Diba? So, okay yun. Okay yun, diba? So, ayan, sana natutulungan ko na kayo. At lastly, humanap ka ng trusted na agent. Paano naman makahanap yung trusted na agent? Mag-search ka din. Pagka nakikita mo naman, na-feel mo naman yun eh, na parang, eto worth it tong pagkatiwalaan ko. So, magtiwala ka. Ang lagi niyong tatandaan, guys, na lahat ng bagay na out of your comfort zone is super nakakatakot. Pero kung willing ka talagang mag-risk, kasi para talaga umangat sa buhay, kailangan maging risk taker ka para magbago yung buhay mo. Kasi kung mananatili tayo sa comfort zone natin, eh di mananatili ka rin nangungupahan. Mananatili ka rin nandyan. Diba? So, don't get me wrong, guys. Wala akong masamang saloobin sa nangungupahan. Okay? Andito lang ako para tulungan kayo mag-invest. Pag may mga katanungan pa kayo about sa house and lot, ganon, or sa mga pag-i-invest, maloko lang ako, pero sasagutin ko yan sa comment section. So, comment na kayo. Okay? Sana, eto kasi, yung sinabi ko sa inyo is very basic. Very basic na kadalasan, nakakalimutan na nating i-consider. So, hopefully na etong mga sinabi ko is kapulutan nyo ng aral. Thanks for watching. If you are new to here, please subscribe to my YouTube channel. And if you are not new to here, thank you best sa pag-stay sa akin, though I'm not that so active sa pag-video. Pero hopefully, makapag-video ako at makapag-upload ng madami. Thank you, guys!